Welcome to my vlog. So ngayon, i-discuss ko is 15 terminologies in basketball. So, let's go! Number 1, air ball. Ito yung hindi umaabot sa net tapos makikita mo ng mga sinushoot nila na akala mo mag-shoot pero hindi naman kasi tumatama lang siya sa pinaka-board na. Yun ang air ball. Second, alley-oop. Ito yung pinapasa sa kanya, nakakampi niya yung bola at siya ay papunta sa net at tinatalo niya ito na para siyang slam dunk. Yan. Number 3, and 1. Ito yung player na nakakuha ng foul habang siya ay nashoot ng bola at meron din siya makukuha ang 1 free throw. Number 4, assist. Ito naman yung player na pinapasa niya ang bola sa kanyang kakampi para makascore agad. Number 4, backdoor. This is offensive action. Halimbawa, ito yung player, tapos ito yung kalaban, si defensor. Then, dahil nakaharang si defensor, ang gagawin ni ng kalaban, mumove siya pa right. So, si defensor mumove din sa right na harangan niya. And then, dito yung may hawak ng bola. So, ang gagawin na ito, yung kalaban, dahil nakamove na nga sila sa right. Gagawin yung mumove siya sa left, then si defensor mati-distract us, tsaka ihagis o ikakatch nung may hawak ng bola sa kakampi niya at para makapunta sa left. At tsaka yung nagagawin yung layup. Ganun yung backdoor. 6. Bank shot. Ito naman yung kapag yung player nagsushoot ng bola sa ring, then nagbabounce to sa pinaka backboard. Ayun ang tatawag na bank shot. Number 7, block action. Ito naman yung mga defender na pinablock nila yung kalaban nila para hindi ma-shoot yung bola sa ring. Example, yung kalaban, ishoot niya yung bola sa ring. So, ang gagawin ni defender, tatalon to and then naharangan yung bola or parang itatapik na para hindi ma-shoot yung bola sa ring. Yun yung block action. 8. Box out. Ito naman yung technique para ma-wide o maharangan mo yung offensive player. Then, example, ito yung offensive player, tapos ito ikaw, ito yung defender. So, ang gagawin mo, kailangan mamit mo muna yung offensive player. And then, kapag mamit mo na, imamove mo yung feet mo, yung paa mo, sa likod. Ganyan. So, umiyari, maharangan mo siya. And then, kapag na-shoot mo yung bola, kapag na-shoot mo yung bola sa ring, ang gagawin mo naman ay, ilocate mo yung bola, at tapos, pag alam mo kung saan mapupunta yung bola, doon mo na kailangan secure yung bola para masalo mo to. Yun yung box out. Number 9, carry. Dito na tayo nagkakaroon ng penalty lalo na sa pag-ahawak ng bola or i-dribble tayo kapag nag-turn over. Minsan kasi hindi na natin napapansin na pag-ahawak pa natin ng bola ay na napapailalim na o napapaikot sa kamay natin. Lalo na kapag tumatakbo tayo papunta sa harim lalo na pag mag-shoot. So, minsan kasi hindi na rin natin napapansin yun. Pero dapat natin, lagi nating tanda na pag-ahawak ng bola ay lagi na sa top. Lalo na kapag ito'y nag-dribble. Kaya na tayo nagkakaroon ng penalty dahil nga mali yung pag-awak natin sa bola o mali yung pag-dribble natin. Dahil nga, yun nga. Dahil hindi sa top, yung nagagawa natin, napapaikot natin sa kamay yung bola. Yun. Number 10, charge. Ito rin yung may penalty. Para steps lang yung penalty. Si offensive tsaka si defensive. Kasi lalo na kapag binlock, lalo na pag binlock si defender, para sila may penalty. Example, lalo pa nag-turn over si offensive. So, diba? Kung si offensive, ito si defender. So, mag-turn over si offensive. So, si defender, ang gagawin niya, mag-turn over ni offensive. Ang mangyayari, kunyari, mababangga. Kunyari, parang masisiko or what. Tapos, ganun. Tapos, bigla matutumba si defender na parang akala mo, masisiko talaga pag-turn over. Pero hindi naman talaga. Para lang magkaroon talaga ng foul. Yun, ganun yung example ng charge. Number 11, double dribble. Double dribble, ito rin yung may penalty. Kasi, di ba, nag-dribble ka na. Kaya ito ginamit, example, ito ginamit yung dribble. Tapos
mistap ka, tapos nag-dribble ka ulit. So, mali yung penalty na yun. Tapos, nawakan mo pa ng both hands mo yung bola. So, plus penalty ulit yun kasi mali nga yun. Bawal na bawal yung kapag nag-dribble ka na, tapos nag-stop ka, tapos nag-dribble ka ulit. So, yun yung tatawag na double-dribble. Yun yung tatawag na penalty. Number 12, pass break. Ito naman yung offensive strategy pagdating sa basketball. This is team attempt to move back, to move the ball up court. And then, ito rin yung score na para mapabilis. Halimbawa, natakan yung bola. So, ang gagawin ko, tatakbo ko ng mabilis. And then, para makasagad kami ng aming team. After na, steal, back shot, or rebound. Yan, yun yung tatawag na pass break. To score quickly. A foul on opposing player by acting. Ito naman yung nakakainis na ano. Basta nakakainis kapag napapanik mo sa mga basketball. Yung piling na akala mo na tamahan pero hindi naman talaga. Yung kahit ano, alam mo yung napakalayo naman. Example, si offensive o si defender, nag-turnover ulit. Tapos syempre, diba pag-turnover na? Kahit napakalayo mo, diba pag-turnover, hawak yung bola. Pag-turnover mo, syempre yung sinko. So, ang layo, diba? Ang layo. Kasi offensive, return over siya. Kahit malayo si defensive, ang gagawin nito? Magtutumba-tumbahan. Number 14, lay up. Shoot taking close to the hoop, usually when the player is moving toward the basket. Ito naman yung kapag pupunta ka sa ring and then shoot mo yung bola. So, ang gagawin mo, move to toward, and then move ka ng malaki. Move to toward, and then jump, and then yung kamay mo, i-raise mo, and then shoot mo yung bola. Ayun yung tatawag na layup. Number 15, man-to-man. This is the defensive strategy in which each player on defensive team. Ito naman yung para siyang pa-side. Side dito. Example, si blue team. Ito. Tapos ito rin si kasama niya. And then dito yung defender. So, ang gagawin niya, ipapasa niya dito yung bola. And then, this side, kabila, dito din yung blue team niya. Tapos, dito din yung defender din dito. So, ang gagawin naman nito, dahil napasa naman ni blue team sa isang team, ang gagawin nito, ipapasa niya dito sa isang team yung bola. And then, siya na yung punta sa gitna kasi maraming tao sa gitna. And then, siya na yung makashoot sa rin. Yun yung mato. Number 16, outlet. Offensive strategy in which a player who gathers defensive rebound passes to a teammate in attempt to quickly begin the next possession. So, example, tatalon ka, and then kailangan mo masikin yung rebound. So, tapos bibiling mo yung chin mo, bakit kaya takatawan. Then, dalo nito si defender. So, ang gagawin mo, dahil naharana ka, gagawin, tatagil ka konti. And then, kailangan mo mapalayo sa defender. Tapos, panapalayo ka na, tsaka mo na ipapasa yung bola sa iyong teammate. Number 18, rebound. Ito naman yung binablock nila yung mga kalaban nila. Binablock nila yung bola gamit ng kamay nila para hindi ma-shoot ng kalaban nila yung bola sa rim. Number 19, swish. Made a basket where ball avoids the rim and touching nothing but the net, creating a swish sound. Ito naman yung basta makakarinig ka ng, di ba, malayo, sobrang layo niya sa, ano, sa ring. And then, i-shoot niya. Tapos, basta may maririnig ka doon kapag narinig. May maririnig ka doon na sounds kapag na-shoot niya sa ring yung bola. Ayun pala yung tinatawag na swish. Swish sounds. Lastly, number 20, travel. This is the penalty when results turn over. Offensive player moves his on her foot illegally. And then, nag-move pa siya ng tatlong step. Then, nag-move siya ng 3 step without traveling the ball. So, may penalty din yun. Doon tinatawag din yung na-travel. Kasi, yung pag-move mo ng paa mo, mali pa. Tapos, nag-move ka pa ng 2, 3 beses na hindi mo din-dribble yung bola. So, yun din yung tawag na traveling.